What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Yon, Automatic Works, may customer tayong Hyundai i10 2013 automatic transmission niya, mga sir. Dalawa yung i10 o tatlo. Yung sa kanya itim, tapos yung dito yung letter P. Sa iba kasi puti lang yan dito, puti yung isang i10. So may isa parang isa pang ganito pang i10. Ang concern ng customer, yan, kasi pinapabalikan niya sa akin dahil ginawa ko na to dati. Naka, ano daw, na-alog tapos hindi nagsiship. Hindi nagsiship, stuck third gear o hindi niya alam kung second gear o third gear. Ngayon, kailangan natin ma-scan muna yan. Pero pwede natin subukan muna. Yan, start. Sa start mo, normal naman. Normal. Alas 6:23 ng umaga. Normal na normal. Kaso naka-check engine. Oh. Normal ang idling. Pino. Ngayon, i-reverse natin. Yan. Reverse. Yun. Umaalog. Neutral drive. Alog din. Naalog siya. Ayan o. Oh. Neutral, reverse. Yan, umaalog. Ngayon, pag gaganyan ng sira, naka-check engine, umaalog sa reverse, kailangan nating basahan ng scanner. Kung anong fault code yan, kailangan makita nyo talaga sa scan. Okay? Ito na. Quick test. Scan natin. Ayan. Kailangan makonfirm natin na may sira din yung transmission. Ayan na. Nag-reading na siya. Engine lang ang lumabas. Dalawang fault code. Malabo. Yan, dalawa ang fault code, sa transmission wala. Okay oh. Naka-okay. So tingnan natin yung transmission ngayon. Yan, sa transmission live data ang makikita natin dito. Walang fault code. Ayun oh, no fault code. Kasi sa transmission section yung ginawa ko nito noon, yung kanyang module. Ito na ngayon, yan oh. Pagka wala yan, alog. Ano, input drive. Input speed sensor meron. Pag wala itong mga to, alog din yan. Ayan o, buhay. So ibig sabihin buo yan. Tapos naka-on to. Ayan, naka-on. Pag naka-off yan, alog din. Pag walang mga reading yon, alog. So ibig sabihin kumpleto, may reading siya. Pero bakit na-alog pa rin? Ayan o. Reverse, tug. Neutral, drive, tug. Wala ding shifting to pagka ganito. Pagka itong sitwasyon na to, pinatakbo. Back natin, tingnan natin yung makina. Section ng engine, yan. Siya lang may fault code, oh. Anong lumalabas na problema? Kailangan may scanner talaga pag ganito. Yan. Throttle position sensor 1, signal, circuit, range, performance. Pwedeng putol to, or pwedeng may problema ang throttle body, or pwedeng may problema ang signal sa ECU, sa engine section. Ito naman, throttle position sensor 1, signal, circuit low. Laging eto, pag ganito na lumabas, pwedeng sira ang sensor nito. Ito mismo. Ito, pwedeng madumi or hindi siya accurate. Isa pang sakit nito, parang pumapalya eh. Parang gumaganon yung makina. Bumubudyok. Yan yun, isa yan. Tapos minsan, nagwa-wild yan. Yung RPM, nagwa-wild. Minsan, nasa taas lang lagi. Tapos minsan, nasa baba. Hindi siya, ano, hindi siya laging pagka hindi nyo pinalitan. So, sakit din to ng Hyundai i10. Ang gawin natin, clear natin yan, ha? Tanggalin natin. Alright, wala tayong ibang gagalawin dyan kundi i-clear lang tong fault code. Yan, ha? Yan, siya pa rin. I-clear lang natin yan. Read DTC, clear natin. Yes. Okay, kasi nagpalit na to sila ng bagong TPS. Pagkatapos ma-clear, ang gagawin natin yan, paandarin natin. Kailangan meron talaga kayong scanner. Kasi kung wala kayong scanner, hindi siya gagana. Okay? So, tingnan natin kasi na-clear na natin. Yan. Na-clear na. Sana yan. Read DTC. No fault code siya. Paandarin natin kung mamamatay nga yan. Okay? Subukan natin paandarin. Yan. Ito yung TPS niya. Putol yata yung dulo, tingnan natin. Tapos ito yung bago. Ayan. Parang orig din naman. Ito yung luma. Ito yung laging nag-check engine, sir. Ano? Oh, yeah.
Parang orig naman. Tingnan natin yung wirings. Kasi magkasama to. Pagkasira to, hindi gagana yung transmission. Aalog siya. Talaga, sir. Yan. Okay. Pinalitan natin muna itong nakakabit. Pinalit muna natin yung luma. Yan o. Tapos subukan natin. Napaanda rin natin kung ano itsura nito pagka ang kanya nakakabit. Nag-wild ba? Ah, ganyan siya. Ayan, nag-wild yung RPM. Ayan, ganyan nga to, ganyan. Pag TPS ang sira. Delay? Delay yung apak. Delay yung angat ng RPM mo. Reverse natin. Ganitong ganito yun, no? Yo, mga sir. Yun na, nangyari. So, binasahan na natin ang linya, lahat. So, ito kasi, ano ba yun? Ito, kinuhanan natin ng data isa-isa. Ito. Ito yung sa paa mo. Pagka inapakan mo, nagkakaroon ng reading yan. Mm. Yung kulay green. Mm. Yan. Yung gray naman, ground lang tong gray. Mm. Tapos ito naman, 1.5. Yan. Mm. Ang 1.5 volts. Yan, sa isa. Yan. So, kinuhanan natin. Ngayon, pag nakatanggal siya, yan o. Napakaganda ng minor. Mm. So, meron siyang linya, lahat kumpleto. Yung lumabas. Wala naman 12 volts dito kasi galing ECU yan. Mm. Sensor lang, yan o. Ibalik natin. Ibalik natin sa ayos. Pagka nakaganyan, ayos, sir. Yan o, malayo-malayo sa butas, o. Mm. Pagka nakaganyan, ayun na. Nag-wild na, o. Mm. Sinentro natin sa butas, dapat. Mm. Mag-wild yan, mamaya. Mm. Pero pag hindi natin isentro, lagpas natin, yan o. Ayun. Off mo, sir. Yan o. Hindi, kahit wag na. Ulitin mo. Start. Yan o. Saksak natin. Yan o. Normal na normal. Di ba? Kahit i-revolution mo siguro to, maayos. Bitaw. Rev mo. Maayos, ano? Bitaw. Oh, matining. Saka parang wala siyang delay. Wala, walang delay. Kahit i-cambio mo siya, sir, maayos, di ba? Walang baldog. Yan o. Pag i-cambio, isa to sa problema ng transmission niya. Walang baldog, oh. Walang uga, ano? Drive mo. Oh, walang uga. Ngayon, pag i-dinerate ko dito, park mo, sir. Revolution mo nga. Oh, walang problema. Ngayon, pag... Walang delay, no? Pag i-dinerate... Oh, tika lang. Pag dinerecho ko sa gitna, yan, mag-wild yan. O, nailikot natin sa gitna. O, yan, mag-wild na. Apakan mo ngayon, sir, accelerator. Mag-humming na yan, mamaya. Ayun, namamatay-matay na. O, yan, nag-alit na. Cambio mo ngayon, sir. Pag kinambio yan, uga yan. Ayun, o, lakas. Drive. Ayun, lakas. Ayun, o, mag-wild. Tapos pagka naka-neutral yan, mag-wild, tapos naka-aircon. Pag aircon mo, mag-wild yan. Ayan o, mag-wild na. Ayan, mag-wild. Taas baba yan. Ngayon, balik natin dito sa baba. Hindi ko alam kung saan dito ang nawala. Kasi hindi siya marireset. Ayan o. Yan, yung pinaka-the-best, oh. Sir, pa-off aircon. Pino. Pino. Cambio mo ngayon, sir. Reverse. Oh, walang uga, ano. Normal, ano. Normal. Drive. Normal, ah. Okay, tiga lang. Off mo, sir. Off. So, maayos siya pag nakaganyan, nakatagilid. Ayun o, tatama, saktong tama pala siya sa ilalim. Yan o. Pag ano siya, no? May pihit.
Yung saktong tama siya pag nakaganyan, no? Sumakto ang tama, walang ikot. Sakto ang tama dun sa ilalim na yun. Pag nakaganyan ang posisyon. Pagka kasi na ganyan, parang sobrang laban. Hindi naman to in-adjust dito. Ano? Na-adjust yan eh. Ah, in-adjust yan? Sa idle. Kailan? Matagal na. Matagal na nung wala pang problema. Yung idle parang mataas dati. Pero wala pang issue nun. Ilang taon na yun. Parang 4 years ago. Ah, baguhin natin. Subukan natin baguhin yan. Ah, so oo. Ibalik siya sa factory. Oo, kasi iikot kasi ito eh. Ah, pag in-adjust mo, iikot niya ilalim. Ahabulin natin yung position nito. Oo, ibabalik natin. Ayun, pwede sir, sige. Subukan lang natin. Oo. Kasi hindi tayo pwede, may tornilyo dyan, pero hindi tayo pwede mag-adjust. Dito lang tayo. Kailangan abulin doon. Oo. Yo, mga sir. Alog? Drive yan? Yan, reverse. Sige, park. Reverse. Reverse yan. May alog siya? Palitan natin. Yung isang wala, no? Sige, off mo, sir. Oo. Hindi ba nagwa-wild? Reverse. Neutral. Drive. Wala ngang alog, no? So, pinalitan natin yung luma niya, mga sir, ito. Sira talaga. May kaldag. Ang lakas kumaldag, tapos yung idle ang taas. Yun. Yan ang nilagay natin. Ang kaso, ang nangyari, yan, ang nakalagpas. Nakalagpas dito sa butas. Yung setting. Kasi pag nilagay dito, nagwa-wild. Yan. So ngayon, pwede nating testingin to. Alright. Scan ko muna. Oh, pambihira-sira na to, kakaiba. Apektado dito ang transmission. Shifting. Shifting niya, tapos yung takbo. Apektado. Ito lang, oh. Nagkakasira. Pero pinalitan, hindi pa rin pwede. Tingnan mo, layo ng in-adjust. Eh. Okay? So, tingnan natin to. Yan mga sir, magte-test drive kami. Yan, bago yan, re-scan muna tayo kasi naka-check engine. Tingnan natin kung kaparehas din ang lumabas sa fault code. Ah, nabunot. Ito, nabunot ko to kanina. Ito, nabunot ko rin. Okay, clear natin. Erase, erase. Okay, erase successful. Wala ng fault code. Ano? Okay, takbo tayo. Tara sir. Sa transmission, tingnan natin. Live data ako dito. Okay. Smooth? Oo. Smooth na smooth oh. Walang check engine. Wala. Ganda no, isang palo lang no. Tsaka makinis. Matitining. Oh, sige. Hindi makakalog. Reverse natin AC. Buksan mo. Nagwa-wild yan eh. Ito wala oh. Walang wild. No, tsaka man. Yung minor niya, sakto, 700 okay. Na ulit. Ayan. Reverse mo sir, kung umalog? Wala. Walang kaalog-alog. Tara, neutral. Takbo tayo. Drive. Ano kaya sira nino? Bakit kaya siya gumanyan? Ito na, test driving. Naka first gear. Yung second gear. Second gear na. Ayan, una, sta kami. Palastik mo. So wala tayong ibang ginawa dito mga sir, hindi tayo naggawa-gawa ng kung ano-ano. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo na ituturo ko kasi iba, hindi porket umalog sa reverse, diretso na agad tayo dun sa mga ECU, mga transmission, solenoid valve, o wirings, hindi. Kailangan unawain natin kung ano sira na sasakyan. Fault code, focus muna tayo sa fault code. Yun, sa fault code tayo mag-focus. Diyan yata ang atin. Yun ang mahalaga. Pukusan ang fault code. Tsaka mabilis na sir. Tingnan ko. Nagre-response na? Oo. Oh, hindi nakamukha nung hindi pa nagawa. Ano? Oh, 4,000 RPM, 40 lang ang bilis. Mm-hmm. 40 lang ang takbo, tas nagwa-wild. Mm-hmm. Nasa segunda na si sir. Yan, oh. Nasa segunda. Okay. Yan. Oh, trisera na. Ay, segunda pa rin pala. Paahon pala tayo. Oh, trisera na nga. Nakapasok na. Nag-3 na. Tapos bumalik, nagpreno ka. So, responsive ayun. Na uli yung transmission, no? Okay. So, nagpatawag kasi to sila, sir. Kasi tingin nila may problema ang transmission. Sinalog, tapos walang shifting. So, buo ang transmission, buong-buo.
pero may problema sa ibang sensor. Ang layo kung tutusin. Napakalayo at napakalawak ng tinatakbuhan niya. So kailangan talagang i-diagnose maigi. Pero mo pag nagbukas ka ng aircon, nagwa-wild. Pag nagpa-andar ka, nagwa-wild. Maya-maya titining. May fault code na TPS, pero ang layo pag ito troubleshoot mo. Hatawin lang namin mga sir. Alright. Pasok. Pasok lang ng pasok. Umaahon siya, oh. Primera. Ayun, naka-primera. Nag-segunda pa sa taas. Oh. Nung una, wild to, no? Mm. Ayun, ngayon, sakto na yung wild idea. Na wild. Okay. Talaga. Pwede na to. Calibrate lang ang kulang. Kaso mahirap i-calibrate yung ano, TPS. Ayun, tapos na. Eto na, nasa highway na kami. Nakapasok na, naka third na. Oo. Isa na lang, fourth gear na. Tapos banayad lang ang takbo ni sir. Mm. Banayad lang sir, ano? Saka very smooth. Smooth na smooth. Oh. Pero nung una, yung mga e-bike hindi ma, ano? Hindi ma, sidecar nga eh, na tumatak, hindi maunahan eh. Hindi nyo maunahan, no? Pero gusto nyong unahan. Oo. Oh. Dumadapa siya, no? Wala. Parang gumagapang. 4,000 RPM, wala nangyayari. Okay. Tapos hirap na eh. Balikan natin. Hatawin pa, oh. Oh? Napaka-smooth. Naka-aircon pa yan. Tama, so tama, yun lang, pwede na tayo, tamang himas lang. Tamang himas, tamang himas lang, tamang ano, tamang intindi sa fault code, tapos tamang gawa lang. May mga bagay na kala natin eh palit lang, pero talagang meron pang mga bagay na pwede pang gawin. So ngayon, ikakalibrate natin yung TPS niya. Yun ang pinakamahirap na ito. Alright. I mean, hindi TPS ang ikakalibrate pala, kasi ang TPS calibrated na yun eh. Ang ikakalibrate doon, yung mismong throttle body. Okay. Smooth na smooth. Sarap apaka, no? Oo. Walang ka... Maganda, takbo. Oo. Pino. Hinataw pa, oh. Oh, pasok. Smooth na smooth. Pasok lang ng pasok. Yung kahit pababa, third na, oh. Naka-third na kagad, oh. Pang hatawin mo kagad, oh. Oo. Oh. Oh, talaga naman. Fourth gear na. Fourth gear na. Okay na. Ayan, fourth gear. Ayos. Pag nagpreno, third gear. Alright, tapos na mga sir. Valenzuela. Ano ba leches? Ayun, nakauwi na kami. Walang kanginig-ginig. Ganda ng idling. Walang check engine. Okay, reverse mo sir. Sus, wala man lang kagalaw-galaw. Neutral. Pino. Drive. Para man lang hindi kinambyo. Balik mo na sir. Hindi gumagana dito. Alright, tapos na to mga sir. Ayun, tapos na. So, binalik na namin. Hindi talaga, pinalit namin yung TPS na bago. Sira talaga yung luma. Tapos hindi na namin kinalibrate yung throttle body mismo. Nag-adjust na lang kami. Okay na mga sir. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.